paano yung atake niyo doon na mag di ba parang first time si Jolina or ni Desiree na mag-play as kung sakali ah kasi hindi namin ayaw namin i-assume na isa sa inyo is mistress. Paano yung ginawa niyong atake sa character and how does it feel living yung sa kasama yung real wife? Ano ko sila dito? Kasi pag sinagot namin yun, baka malaman na eh kung ano talaga eh. Pero siguro para sa akin, yung mga, pwede ko talaga sabihin na itong Flor de Lisa, lahat ng gagawin ko rito bago sa mga roles na ginawa ko. Yun. Basahin mo na doon kung saan doon, pero bago siya. And siguro talagang kailangan kong i-prepare yung sarili ko for this role. Pero hindi naman kayo nag-hesitate doing such roles. No, not at all. I mean, aside from the... Opo, yun nga po, si Direkwell po talaga. And aside from the fact na syempre makakatrabaho ko ulit si Jolina and si Marvin. So parang it's a dream come true actually na magkakasama kami. Pero sorry kung hindi lang talaga nagsasabi kung which exactly. Kasi maganda po talaga yung sa pilot pa lang, sa first week pa lang, kailangan niyo po talaga abangan kasi magugulat po kayo, matutuwa, nakakatuwa, na, napakahusay ng storya. Last na, to direct when po, napansin ko po na parang yung, maano kayo sa mga bata, like Annalisa, this series po ba mabibigyan niyo ang highlight ng mga bagong child stars? Oo, kasi sila si Flor de Lisa. Pero hindi po ba parang magkakaroon ng yung kung anong attention kung kay Marvin, Jolina, and this kids? Yun ang maganda sa kwento ito, no? Isa yun sa, kaya matapang kami kumuha ng Marvin, Jolina, Desiree, Carlo, Elizabeth Oropesa, Tetchek Bayani, at saka lahat na, no? Sila Juan Rodrigo. Matapang kaming pagsamasamahin sila ulit kasi bawat isa kailangan talaga. Hindi mo ilalagay yung isang karakter na parang wala lang o magiging dekorasyon lamang sila. Sa kanila talaga umiikot bawat isa, nagtutulong-tulong para mabuo yung kwento ni Flor at ni Lisa. Thank you. Thank you, Nered. Thank you, Neri. We have a question from the editor of Balita, si Kuya Dindo Balares.